We're down to our last four. Yes, for our next set of questions, we have Mommy Josephine Bonsol. Mommy Jo? Ayan, wala, nawawala yata siya. Pero nandito siya sa Zoom. Sige, tatalo na lang tayo, MJ. Balikan na lang natin si Mommy Jo. Ayan, tumalo na ako. Alright, yan, may problema sa internet connection si Gabby. So, tawagin ko na lang si Sir Brian Albert Abilido, Chicanes Avenue. Sir Brian? Hey! Mabuhay! Congratulations! Ayan. So, yung first question ko po, ano yun? Wala ko. Yung first question ko is kay Keann. Keann, congrats! Hi, thank you. I love your energy. Thank you so much. Syempre dapat full energy palagi. Ayan. So yung question ko is, how do you see your character differently now na it's adapted to a series? Parang nagbago ba yung pag-appreciation mo doon sa pinagdadaanan ng character? Of course, 100% nagbago. And I appreciate Luke Armada a lot more because of course he knows what he wants na rin eh. Yeah, to follow you, for example, the question ni James kanina, with the series kasi, Luke is ready to really give it all or nothing. Parang ganun, to really risk it all. And that's what I love about the character development na binigay ni Direk Dolly kay Luke. Because of course, before he was a little bit, you know, confused, he was a little bit hesitant, doubting himself always. But now he knows what he wants and he's willing to risk everything for it. He's really risking to fight for it. He's going the whole nine yards, making an effort. So, sobrang laki ng pinagbago ni Luke ever since he met Dominic and ever since he confessed his love to Dominic. Wow, that's nice. And nakikita namin yung ano, yung dynamics na yon based on what we saw earlier dun sa first episode. Congrats, Keann! Thank you. And yung last question ko is for Adrian. Hi, Adrian! Hello, Brian. I love your energy. Dear, kasi diba parang kung yung character ni Keann parang binibase yung mga decisions niya through toss of a coin. Diba ganyan. But let's say ikaw yung bibigyan ng ganyang option na you have to make a decision based on a toss of a coin. So, what kind of decision making yung gusto mong magawa that you would leave it up to fate or to that coin already? I think deserve lang ng mga coin toss na yan, yung mga kung saan ako kakain, yung mga ganun kasimple, anong kakainin ko, anong susuotin ko today, pero yung mga major life-changing decisions, hindi ako agree kay Luke sa mga pa-coin toss niya. Ako talaga yung klaseng tao na kailangan mong i-consider lahat ng mga mangyayari, look at it from different perspectives, talk about it with people who are important to you para makakuha ka ng iba-ibang mga perspective o mga bagay na hindi mo nakikita. Ganun ako mag-decide or mag-consider ng mga mahalagang bagay. Yung mga coin toss, parang gagawin ko lang yan kung di ako makadecide kung anong kakainin ko for merienda. So, ano, hindi ka pa ba umabot sa point na when everything else is equal, yung talagang parang pareho naman matimbang, yet you really have to choose? Parang hindi pa ako umabot sa ganyan, Brian, kasi I'm the kind of person na very decisive. I know what I want, and I know what I don't want. Hindi ako yung klase ng tao na eto okay to eh, eto okay din to eh, hindi. As in, alam ko lagi kung ano yung mas gusto ko. Wow. Thank you, Brian. Congrats. And you know that you made a good decision in accepting this role. Congrats and good luck. Thank you, Brian. Nice to meet you, MJ Justin. Thank you, Brian. Albert Brian. Justin, last na ba tayo? Ayan, akong... si Mommy Jo, wala pa rin, no? I'll read na lang the questions. Parehong si Gabby Balhajak, whatsapp.ph, and both Glorioso of the Philippine Star. That's the last question. Medyo related kasi yung tanong nila, na pinadala nila. For Keann and Adrian,
since nakagawa na kayo ng movie, then sequel series na nga ito, may ilangan pa ba kayo sa isa't isa? Something na lang yun na outside of work. Part na ikaw muna. Okay. 100% the term is ilang-ilang, right? Yung mga ano. Basta we have no problems whatsoever. Even since the movie, sobrang open. Alam mo, this is why I love my partner so much, because especially bilang it's my very first BL, he really accepted me with open arms to the point na it really brought out the best of me. And I think that type of mentality manifested din nung nag-shoot rin kami ng series. But of course, it developed a lot more. We became a lot closer, and Adrian was a lot more open than ever, to the point that, for example, if I'm having problems with my scenes, he really gave me one-to-one and told me what I needed to hear and really supported me. I swear, I don't say this enough, but I will never wish for any other partner, especially for my very first BL. I'm so blessed to have Adrian as my partner. Maraming salamat sa iyo, Adrian. Love you, partner. Mwah, mwah. How about you, Adrian? Partner talaga yung tawagan ninyo, no? Yes, ever since the movie, partner yung tawagan na. And, syempre, kahit pa paano may konting ilangan pa rin. Pero nga, I think, I don't know, kaya na I'm gonna share to them na nung first cycle ng Marry Me, Marry You, ay mag-roommates tayo. So, nung nag-shoot, after ng first cycle ng Marry Me, Marry You, dun kami nag-shoot ng Love Beneath the Stars. So, nung sinushoot na namin yung series, roommate ko na siya ng tatlong linggo. Alam ko na yung itsura niya pag natutulog, pag gumigising, bago. Alam mo yun, nagkaroon kami ng ibang level ng pagkilala sa isa't isa. So, ayun, na-appreciate ko sa kanya yung kung paano niya ako tinrust, kung paano niya hinawakan yung kamay ko throughout, since the movie. And Keann, I appreciate how open also you are, and thank you for giving your all, and I'm so proud of you. I'm so excited for everyone to witness your growth and your brilliance as an actor. Grabe, ang galing ni Keann dito sa series. Kung nagalingan ko kayo sa kanya sa movie, mas magaling siya dito sa series. Ayan, for the last question, MJ, the question namin, both Glorioso of the Philippine Star, si Adrian mentioned kanina na yung mga BL series, they should have happened a long time ago. Kasi Keann is an ally, a strong ally na for this kind of series. Ano yung masasabi niyong challenge sa paggawa ng isang BL series? Ako ba? Ayan, oo, sige, Adrian. Sino po magsasagot? Ayan, any of you? Sige, ikaw muna, Adrian. Ako kasi wala akong yung atake ng trabaho, yung atake sa trabaho, it's no different kung BL siya or kung teleserye man siya, or it doesn't matter sa akin eh. I don't know kung merong ibang challenges for producers or directors or writers. Let's ask them. So, ending question. Sige, challenges? Yeah, the main challenge of doing a BL series, I think yun yung tanong. I think, syempre, again, the main challenge for... Kasi marami nang BL series sa lumalabas, no? Pero I think the main challenge is how to maintain quality of the new current BLs na lumalabas, di ba? And for you to do that, you still need to earn the trust of the producers to give money to execute the stories that you want to tell. So right now, mas maraming nagiging open, pero syempre limited pa rin siya to a certain point na meron lang din konting may nagsusugal na. Maganda na may konti, pero sana ipagpatuloy pa rin natin to earn the trust of the people, to earn the trust of the producers. And you know, and this will only happen if we continue for the creators to create, you know, content worthy enough for people to consume, and at the same time for the consumers to, you know, let them know that you want to watch these kinds of
series or these kinds of stories in the most, you know, in the proper way, di ba? Babalik ako doon sa manood tayo ng tama. Doon sa mga, kung saan talaga siya pinapalabas. Hindi doon sa mga pirata. Alam ko, napakadali na lang talagang gawin na, you know, maraming kumakalat sa Telegram at saka kung saan man. Pero, wag tayong magpatalo doon sa ganong klase ng tukso. Kasi, pag pinipirata lang natin siya, eh, mas mawawalan ng kwento or mawawalan yung producers ng tiwala na mag-produce ng ganitong pang mga klaseng kwento. Yeah. Thank you, Direk Dolly. MJ, for the last set of questions, I think Mommy Jo is back. We have Josephine Bonson. Hello! Hi! Good morning to MJ and congratulations to the staff. Congratulations po sa team ninyo. Siguro my first question is, question ng mga estudyante, no? Lalong-lalo na kay Keann. Nagtatanong yung teacher ng Lagro Elementary School, si Teacher Jordan. Oo. Sino daw ang ultimate crush mo? Keann? Like celebrity crush po, ganun po? Oo. Siyempre, I've never denied this up until now. Sobrang crush na crush ko po si Catriona Agre. But if we're talking about someone my age, I've just recently admitted that ang crush ko po si Angelica Lau from katrabaho po, actually ka-love team ko sa bagong teleserye namin na Marry Me, Marry You po. Ayun, si Adrian naman, sino din ang ultimate crush mo? Hi, Mommy Jo. Ang ultimate crush ko ay nagbabago lagi. Pero for today, si Joshua Garcia. Ay, we're so kilig. Okay, so ang last question ko naman to all, especially the senior na celebrities, veteran stars we have here. Ang tanong po bilang karamihan din sa inyo ay magulang, yung iba sa inyo ay nakaramdam na rin ng mga ganito beyond the tone of LGBT problem or issues about this series, about this particular concept story. Ang problema po natin ay ang moral fiber ng mga tao, iba-iba. Tapos, sa palagay niyo po, sa inyo pong pananaw at opinion, what will be your message for the real life Dominic and Luke of today na nasa mga eskwelahan? Kasi marami sa kanila hindi nakakapag-express ng sarili nila so they can relate to this series. Pero ano po yung message ninyo bilang kayo po ay gumaganap na mga characters dito sa series? Ano po yung message ninyo sa mga real life Luke and Dominic? Siguro we may start with Miss Agot. Thank you po. Okay, thank you. Hi, Mommy Jo. Siyempre, seniority. sa akin siguro, just you respect for yourself, di ba? Fight for what you want. Fight for who you are. Don't be proud of who you are. Para din naman dun sa mga on the other side, dun sa mga sa lahat, actually, respeto lang yan eh, respeto sa kapwa, yun, sa choices ng lahat, sa, kasi right yan eh, it's your right eh, it's your right to be who you are, and you stand up for it, and love yourself. Makikita naman yan eh, later on, ng mga tao, kung nirespeto mo sarili mo, rerespetuhin ka rin. Thank you, Miss Agot. Miss Nikki. Hello po, Mommy Jo. Hello. Adding up lang dun sa sinabi ni Ate A, we are entitled to showing how we feel, how we truly feel about someone. But of course, we should also put yung adding to yung respecting yourself and respecting others, we have rules to abide with. Na hindi ka lalagpas doon.
basta hindi ka makakatapak ng ibang tao, makakasakit ng ibang tao, you have all the right to go for what you believe in and to love whom you want to love. Thank you po, Sir Romney. Thank you. Hi, Mami Jo. For me, I'd like to go with Miss A and with what Nikki said, no. Pero meron ako kasing simple rule sa mga anak ko. Na gusto kong i-consider din ng mga Dominic at Luke out there. It's good to respect yourself and it's good to respect the other person, but most often, pagka bata pa tayo, we tend to take more risks. A lot of them uncalculated, no? Our hormones dictate how we behave, even in public sometimes. So, a good measure would always be what I tell my kids. Pag hindi mo kayang gawin sa harap ko, huwag mong gawin sa harap ng ibang tao. So, I guess that would save you from doing a lot of things that you're not supposed to do at the moment yet. But at the same time, like I've said early on, you have a right to choose the person you love and be loved by a good person. And you have the right to express yourself and your choices. And you have to stand up to them. Totoo, it's all about respect. But sometimes, you know, especially for people who don't understand better, it's always better to respect yourself first and to show them that you respect them and their ideologies and their ideas and their feelings at the same time without sacrificing who you are. But that's a golden rule. Kung hindi mo kayang gawin sa harap ko at ako ang magulang mo, huwag mong gawin sa harap ng ibang tao. Ay, thank you very much po, Sir Romnick. Maraming salamat. Nandyan pa po ba si Sir Vic Silayan? Yes, I'm here. Hello. Hello po. Hello. For me, as easy as it may sound, a message would just not to be afraid to come out, to be true and honest to yourself. Again, like what everybody said, self-respect nga. But also, I'd like to add to also respect school rules. You know, there are rules. The rules are there for a reason. But also, hopefully, schools of today would adjust and recognize na there is an issue. And hopefully, something is done about it in support of this issue na para to promote kindness, not to tolerate bullying, and just to show that everybody should love one another in spite of preference. I think that would be my message. Thank you po, Direk Dali, Ma'am Jody. Baka po may message din po kayo. Ako siguro ano, ano lang, take your time para sa mga tao. Kasi nasabi na naman nilang lahat yung mga dapat nating sabihin. Pero you know, it's a journey. It's your own personal journey. So ikaw lang mismo nakakaintindi sa sarili mo. Kung hindi ka pa ready or hindi ka magiging ready ever, nasa sayo yun eh. Ang una mong kailangan talaga intindihan is yourself. Yun yung pinakamahalaga. Huwag ka magmadali, huwag ka ma-pressure sa ibang mga tao, huwag ka ma-pressure sa mga magulang mo. Ikaw, kailangan mo tanggapin sa sarili mo yun. Yun yung una at pinakamahalagang sa lahat. You have to be happy with who you are first. Kasi if not, lagi ka na lang magiging masungit sa mga tao. Kasi nag-na-affect ng person, yung inner self mo, yung how you treat other people, di ba? So yun yung pinaka, I think, kailangan matutunan ng mga bata, yung inner peace nila. Pero totoo rin naman sinasabi ni Kuya Nick na, you know, hormones dictate, you know, how we act. Pero yun nga, kailangan tayo ng self-reflection, kailangan tumigil at umatras at pag-isipan din ang mga dapat kong gawin. Yun. Thank you, Direk! Salamat po! Congratulations po sa inyong lahat! Thank you, Mami Jo. We're so excited po. Mami Jo, thank you po. Thank you po. Every ano pong araw to, starting August 16? Every Monday po, Mami Jo. Every Monday po. Thank you po.
August 16, every Monday, 8 p.m. ang drop ng episodes ng Love Beneath the Stars. Justin, salamat for taking care of the questions from the press. Yeah. Asensya na po doon sa mga hindi ko nabasa na questions. We have, hindi na po kayo na oras. Salamat po. And with that, we would like to end our live stream this afternoon. You know, nasabi niyo na rin kasi yung message, no? For everybody, siguro let's invite na lang everyone to catch this series. Let's start with Victor. Coach. Hi, everyone. Yes, Coach here. Please watch our show, the series. Maraming messages ang makukuha nyo dito. Very meaningful messages that apply to the current society and such. Yeah, please support us. And thank you very much to the press and to my co-actors and producers, as well as Andre. Thank you so much. The new boy on the block, Vaughn. Yun po, maraming salamat po sa lahat ng nagsusuporta at magsusuporta sa aming series, Love Beneath the Stars. Suportahan po ninyo at abangan po ninyo ang iba't ibang mga eksena, iba't ibang mga bagong kaganapan sa buhay ni Luke and Dominic. And abangan po natin ang mga bagong karakter na ipapakita dito sa series. And maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. August 16, every Monday on iWANTTFC. Thank you po. Gusto ko yung paggamit niya ng past, present, future. Thank you very much, Vaughn. Nikki? Ayan, nasabi na po nilang lahat. Salamat po ulit sa ating friends from the press. Thank you very much for all your support. Again, sa inyong lahat, sinuportahan niyo po ang The Boy Foretold by the Stars. This time, supportahan niyo naman po ang Love Beneath the Stars. Starting August 16 na po yan, 8 p.m. on iWANTTFC. Thanks, Nikki. Ingat ka lagi, ah. Romnick. Thank you, MJ. Ikaw din. Yun. Directed by Dali Dulu pala. Sorry. Sorry, Kuya Nika. No worries. Of course, without a doubt, directed by Direct Dali, who is, like she said, no, kasama ko sa Days with the Lord. And this is a project I'm very proud of, not only because it's a story about love, but also because it's a story about love. It's about the love of every person included in the cast. In fact, meron ako mga personal favorite scenes na hindi ako kasama. Because I really think that the way it was written and the way the actors executed their scenes were amazing. And it says a lot pag sinabi ko yun, not for anything else. Pero hanga ka dun sa project, hanga ka dun sa produkto. So please watch every Mondays at 8 p.m. starting August 16, Love Beneath the Stars. It's a story about all of us and the way we love people. So God bless everyone and thank you for this opportunity. Thank you, Romnick. Dali, narinig mo yung sinabi ni Romnick sa gawa mo. Gosh, girl. Okay. Agat. Ayan, nasabi na ni Romnick, ang ganda na sinabi niya. Tsaka, to add to that, it's a story about courage. Diba? Matapang magmahal, kailangan, diba? Sa commitment, it's a commitment. So, anyway, maraming salamat, Direct Dali, sa aming producer na si Jody, si Derek, ang Dreamscape, iWANT. Thank you so much. And to our friends from the press, maraming salamat sa inyong suporta. Love Beneath the Stars. Ito na po, August 16. And please, guys, stay safe, ha? Yun. Love you, Ate A. Direct Dali. Ako, ayun. Ano ba? Yun, syempre gusto ko talaga magpasalamat sa lahat. Unang pasalamat ako sa Dreamscape Entertainment dahil binigyan nila ng pagkakataon na maging series itong pinapangarap lang namin before. So maraming salamat sa kanila. And then marami rin salamat sa Clever Minds kasi kung wala talaga sila, kung hindi sila nagtiwala sa amin, nung una pa lang ay hindi rin mangyayari ito. So maraming salamat din sa kanila. And then gusto rin magpasalamat sa lahat ng cast na mapapanood nyo dito sa series na ito. As in, wala talagang tapot. Sure. Sa kanilang lahat, everybody knew their roles. So alam nila kung paano makakatulog yung mga karakter nila sa kung saan namin gusto dalhin yung series. Kung sa tingin nyo, nakita nyo ng lahat sa trailer,
you'll be in for a big surprise. So, syempre, iba yung series itself dun sa trailer. Ano lang siya, small glimpse of what is to expect. So, kung na-excite na kayo doon, sobrang mas may excite kayo doon sa pag pinapalag niyo na siya every Monday, 8 PM sa iWANTTFC. So, maraming salamat din po sa lahat ng press na nandito. At sana po tulungan niyo po kami na mag-invite ng mga tao para hindi lang ng parte ng LGBTQIA+, pero pati na rin doon sa mga hindi parte ng community, because ito ay para sa kanila din, diba? Diba? This is one way for them to realize yung kung ano yung pinagdadaanan ng mga taong parte ng LGBTQIA+. At sana sa pagpanood nila ng series na ito, mas magkaroon sila ng empathy towards, you know, us or towards everybody. Because, you know, at the end of the day, we are all just people. Not any gender, we're just people. So, yun. Salamat po. Thank you, Derek. We want to hear from the producers. Derek, ikaw muna. Maraming pong salamat sa lahat po ng pumunta ngayon sa PressCon and sa buong cast and staff. Guys, I'm so proud of you sa kung ano yung na-achieve nyo for this TV series. Maraming salamat din kay Sir Deo, kaila Direk Eric, and sa buong pamilya ng Dreamscape for giving us this opportunity para magawa ang Love Beneath the Stars. Gayun din po, nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong sa amin para mabuo po itong proyektong ito. Jody? There na, actually nasabi na rin naman lahat, nagpapasalamat ako syempre unang-una sa Dreamscape, sa iWANTTFC, syempre Direk Dolly, salamat for sharing your story with us. Syempre, gusto pa rin commend ang ating cast. Thank you so much for sharing your talent and for doing such an amazing job and, you know, breathing life to the characters. And thank you din sa lahat ng mga tumulong sa atin to get the message out there. Thank you very much. And dun sa mga tao na sumubaybay sa The Boy Foretold by the Stars, eto na yung series na hinihingi ninyo, inaabangan ninyo, iniintay ninyo. And sana makasama pa rin namin kayo sa journey ni Luke and ni Dominic. Ingat kayong lahat. Please stay healthy and stay safe. God bless you all. And of course, we want to hear from our lead stars. Keann? Ayan. Gosh, there's so much. I know. Okay. First of all, I want to thank Dreamscape and Clever Minds for giving us this opportunity. I want to thank Sir Derek, Miss Jody and Direk Dolly for really seeing potential in us and trusting us. And as you can see, we didn't let you guys down. Maraming salamat. We love you all. I want to thank the cast of this amazing series for really being supportive and really giving it your 110%. I want to thank my partner as well for really welcoming me with open arms. And I want to thank our friends at the press for really showing your support then and really bringing this message out there. So, syempre guys, gusto ko rin i-promote as soon as possible. Please don't forget to watch Love Beneath the Stars streaming August 16th, 8 PM every Monday. And I also want to say na on iWANTTFC, it's all free. So, syempre, please download the app now and don't forget to also follow yung mga social medias namin for updates. Maraming salamat for showing your support. We love you all. And of course, Adrian. Kuya MJ, Kuya Justin, sa lahat ng mga friends natin from the press na dumaluta sa hapon na ito, Ate Billet and her team, sa mga producers namin, sa Clever Mind, si Miss Jody, Ty Derek, Nay Omar, of course, Dreamscape and ABS-CBN, Sir Deo, maraming Sir Eric, Direk Dolly, thank you po sa tapang, sa pagkwento ng kwento natin, sa kwentong ito. Thank you for your courage
to tell this story sa buong cast. Of course, Mommy E, Kuya Nico, Ate Nikki, Kuya Jom, Mama Iya, Tay Joel, Keann Von, yung Team Petit, lahat ng fans at sumusuporta sa The Boy Foretold at sa Love Beneath the Stars sa DL community. Maraming salamat sa pagtanggap. And I am so excited for everyone here to witness this series every Monday starting August 16. Love Beneath the Stars po. Abangan niyo. Episode 1 was so good. So you have to catch it. Again, August 16, 8, starting August 16, 8 p.m. Mondays ang drop ng episode. Maraming salamat to everyone, the whole team, Love Beneath the Stars. Thank you for joining us. Sa lahat pa ng nanonood ng live stream ito, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Gaya ng sabi ng lahat, stay safe, stay blessed, and enjoy the rest of your Monday. Salamat. And guard na po. Thank you po. Thank you, everybody.